Hello mga kabayan, kumusta, kumusta, kumusta at magandang araw sa inyong lahat. Nandito na naman tayo ngayon sa ating panibagong video at panibago na namang isishare ko sa inyo. Pero yung hindi pa nakapag-subscribe, kung bago ka pa lang sa aking channel, please pakisubscribe muna. Maraming salamat sa inyo. Sa ngayon, magpipintura na tayo, ay magbabarnis nga pala sa ginawa nating coffee table ng nakaraang video. Yan, bago natin babarnisan ay preparation muna. Lilihaan natin yung mga masyadong rough na surface. Tapos kung hindi makaya sa liha, iano natin ang grinder, yung sander natin. Ngayon, minamasilihan ko muna yung mga malalalim na surface, yung mga pinagpakuan, yung mga may mga angat na joint, ganyan. Yan yung mga ulo ng pako, kailangan lagyan natin ng masilya. Tapos pag natuyo, isasander natin gamit ang grinder na may lihang bilog para mabilis. Siya nga pala, shoutout nga pala kay Easy Talamera ng Hong Kong. Kay Lensky Vlog ng Hong Kong. Pakicheck niya rin yung channel nila. Lagi nang susuporta sa akin yan. Si Bicola ng Galaw YTC ng Taiwan. Pakicheck rin ng bahay ni Alma Sitnets in USA. Pakicheck din ng bahay ni Raida Channel ng Japan. Kay Hapon Ako TV ng Japan. Maxi World TV in Caloocan. Mam Helds TV in Pasig City. Karina Salbo in Tacloban City. At kay Galiardo Ignacio TV. Maraming salamat sa inyo, mga bro. Yan, lilihain lang natin yung ano, yung mga minasilihan natin. Pagkatapos natin magliha, lalagyan na natin ng sanding sealer. Ito, binaliktad ko muna para mauna natin yung pinakailalim na parte ng table na to, kasi kailangan natin mauna yung sa ilalim, kasi kung unahin natin yung ibabaw, pag binaliktad natin matatamaan na yung ilalim niya, yung ibabaw na ito. Pag binaliktad natin mamaya, kahit natapos na natin mag sanding sealer, hindi matatamaan yung linagyan ng sanding sealer, kasi yung paan na yung papatong sa ano, sa simento. Yan, sanding sealer muna tayo, sanding sealer. Gamit lang natin dito ay brush na 2.5 inches ng lapad, kasi ano lang naman, maliliit lang na surface, kaya hindi na natin kailangan i-gamitan ng spray. Brush lang tayo, brush. Hindi na tayo maggamit ng compressor kasi maliit lang naman to. Hindi naman masyado malapad na surface. Dinublihan lang natin yung ano, yung mga siding niya. Dalawang bisis natin linagyan ng sanding sealer. Dalawang bisis natin brinash yan. Yan, babaliktarin na naman natin para sa do naman sa ibabaw. Madali lang naman tumatuyo. Natapos na yung mga siding sa kasi sa ilalim ng countertop. Ngayon, ipapagpatuloy na natin yung sa ibabaw na ng lamesa.
Dito na tayo sa counter tab. Sanding sailor pa rin tayo. Kasi yan talaga nagpapakapit ng varnish sa kahoy. Kailangan ng sanding sealer para ma-absorb niya yung unang coating. Kasi kung diretso natin final, mahirap magliha kasi matigas yung pang final. Yan, kahit sapawa natin ng ilang bisis, madali matuyo saka madali lihain. Habang tayo nagpatuyo sa ibabaw, dinodoblihan pa natin yung mga siding para magkapal naman. Ngayon, tuyo na itong ibabaw. Dodoblihan natin to. Kailangan lang natin kapalan yung ibabaw niya kasi ito na yung countertop natin. Yan. Papatungan natin to ng kahit hanggang 3 bisis o 4. Dito, ginawa ko lang 3 bisis. Pinatungan natin ng sanding sealer. Pagkatapos yan, pwede na natin i-apply yung final coat, yung polyurethane yung ginamit ko dito. Polyurethane yung ginamit natin, kaya matibay yan. Yan, pagkatapos ng polyurethane, tapos na yan. Kaya abangan nyo lang yung mga susunod pang mga video. Hanggang dito lang muna tayo mga kabayan. Maraming salamat sa panonood nyo. Sana hindi kayo magsawa sa mga darating pang mga video. Maraming salamat sa panonood ulit. Bye bye.